Okay, ang mother mo ay Bigay ang apelido, Yes, my no? biological mother is Bigay po. Who's the president of Omni? I'm the president of Omni. So, hindi mo alam na ikaw ang presidente ng Omni? After 2 minutes, na-realize mo, ikaw pala. Sir, yung Omni na company po ay ginagamit lang po namin sa Omni. What's up, mga kayo? Welcome back. Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakang piyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. We estimate a 2-week period, Mr. Chef. 2 weeks? Sige, we'll give you that leeway. Thank you. Congressman Fernandez. Yes, thank you so much, Mr. Chairman. So, I'll be asking some question to Mr. Henry Bigay. Sir Henry Bigay, I noticed that you are a incorporator of Yatay Industrial Park. Am I correct? Yes, po. Are we going if to... Make yes. some manifestation. May we advise the lawyer, the counsel of Mr. Bigay, that you can only coach him. Do not give him the answers because we will directly ask questions to Mr. Bigay. Okay. Please use the mic. Thank you. Okay, thank you. Continue, Congressman Fernandez. Mr. Henry Bigay, you are incorporator of Yatay Industrial Park Incorporated. Am I correct? Yes, Your Honor. And also the Yatay International. Yes, Your Honor. And also of the Omni. Sorry, Your Honor, I'm not an incorporator of Yatay BOD. International. Board of Directors? Yes. Yes. And the Omni Board of Director? If I'm not mistaken, I'm also an incorporator for Omni. If I'm correct, you don't know if you are an incorporator of Omni? Medyo halo-halo na po kasi, Your Honor. Sa dami nyo ng corporation, sa dami nyo, I hope you don't mind, Mr. Henry Bigay, no? The reason why we're doing this to ask questions is to really find out the truth, no? Yung kasi medyo masyado ng masalimuot itong problema natin. We love our Filipino-born Chinese, having a Chinese father or mother who chose to be a Filipino. We love them because magkakasama na tayo dito eh. What we hate in this committee is those who are pretending to be Filipinos but foreigners who wants to own our different properties and own different corporations. That's what we wanted to find out in this committee. And if you are a legitimate business, we are proud of you. We are with you with all of these things. But if you are a foreigner pretending to be a Filipino and owning corporations and different properties, then we are enemies. I hope we understand that, Mr. Henry Bigay. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Henry Bigay, are you a product of late registration? When you were born in 1992, I believe that you were born in 1992, correct? Yes, Your Honor. And you are a 36-year-old. 36-year-old ka na ngayon, di ba? Hindi po, Your Honor. 1992 ka pinanganak, di ba? So, I'm just 32. Tama ba? 32? So, you are a 32-year-old. And you became the president of the Yatay Industrial Park last year, di ba? Yes, Your Honor. And you were an incorporator noong 2017. Yes, Your Honor. So, kung tutusumahan natin yun, 7 years ago, you were like 25 years old, incorporator ka na ng Yatay Industrial Park. Yes, Your Honor. Yes, so during that time of your incumbency as incorporator, were you what do you call this? Siyempre, incorporator kayo, nagmi-meeting kayo. So, magkakasama kayo nila Eddie Yang? Sir, hindi po. Sir, hindi mo siya nakita kahit minsan? Nakita ko po siya. Sir, can I read my letter that I submitted? Yes. Letter? Yes, of course. My position paper that submitted yesterday. Okay. I would like to read my position paper. Oh, sige, go ahead. And then, thanks, Your Honor. Ito ba yung 3 pages? Ito. Yung 3 pages, di ba? How many pages? 3 pages, pero yung last page po. You as the chairman, I am not the chairman. Okay, if I may interject, Congressman Dan.
In your letter, you said your name is Henry Bigay. Yes, sir. And sometimes you are also called Henry Yang. Yes, sir. Is that correct? Yes, sir. Why is that so? Because I followed my mother's surname. Ang mother mo ay Bigay ang apelido. Yes, my biological mother is Bigay po. And in your letter, you said, may I state for the record that I am a Filipino citizen having been born of Filipino mother by the name of Maria Luisa Bigay, correct? Yes. Out of wedlock on January 15, 1992. My father, however, Yang Wahong, is Chinese. Tama? This is accurate. Yes, no? Accurate. I use the family name Bigay, which is my biological mother's surname. Sometimes, however, I am also called Henry Yang. Yes. Following my father's surname. Tama ba yun? Yes. Accurate yun, di ba? Dahil yun ang sinabi mo rito eh. Now, kilala mo si Michael Yang? Hindi po, sir. Si AD Yang? Si AD Yang po nakikita ko po, sir. Kilala mo? Not really close na kilala. What is your relationship with AD Yang? He's incorporator of one of our company, but he knew my father through our family association, the Yang Association. Mm-hmm. And then Eddie Yang approached my father to propose a business. Okay. So that's why we knew Eddie Yang. So ang inyong relationship with Eddie Yang is just business, purely business? Opo. Okay. Would you know kung anong negosyo ni Mr. AD Yang other than yung partnership nyo? Hindi po namin po alam. Pero alam mo ba na meron siyang mga ibang kumpanya rito? Hindi rin po namin alam. Alam mo ba na meron siyang mga properties na binili? Wala rin po akong alam. Hindi mo rin alam? Okay. If I may ask, si Mr. Willie Ong, kilala mo? Hindi po, sir. Si Elaine Chua, kilala mo? Hindi po. Michelle C. Hindi po. Jack T. Yang. Hindi po. Si Jack Yang, kapatid ba ni Eddie Yang? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam. Have you spoken to Mr. Eddie Yang face to face? Eddie Yang po, yes. How many times? More than 10 siguro po. More than 10? Is he in the country? I don't know po. When was the last time you spoke to him? Last year, if I knew. Last year? Anong buwan? Early last year po, during, di ko na rin po maalala eh. Mm-hmm. Pero before we do see each other kasi sa mga gatherings, associations. Mm-hmm. Si Yang Wahwang, this is your father? Yes po. Okay. Is he in the country? He's currently out po. Where is he now? He's in Xiamen po. In Xiamen. He flew before the letter arrived po kasi. So he cannot come back. Do you stay with your father? Yes po. So the next time we invite him, make sure he will be present in the committee. Yes po. Okay. Please advise your father. You know Mr. Lincoln Oy Ung? Yes po. Who is he? He's sa pagkakalam mo. He's a student of my father before. Student of your father? Is your father a professor? It's a wushu, Chinese martial wushu. Arts. Yes. Wushu, okay. Oh. Magaling dyan si Dan eh, sa wushu. Oh. National champion to. Oh. Oh. So yun lang pagkakakilala mo at pagkakaalam mo kay Mr. Lincoln Uy Ong. He's also one of our incorporators before. One of your? Incorporators before. Anong company? Sa Omni po. Sa Omni, okay. So, who's the president of Omni? Can I check my record? Please? Sige, please. Your Honor? Yes. I'm the president of Omni. It took you 5 minutes. Oh, then nahihilo lang po, Your Honor. I'm sorry?
Nahilo lang po, Your Honor. Ka lang. Gusto ko lang sigurado tama yung masasabi ko kasi naka-under oath po kasi ako eh. Ilang mahirap ba, na magkamali. Mr. Chair? Yes, Congressman Fernandez. Ilang kumpanya ba ang hawak ng pamilya niyo? Ilang companies? Madami-dami rin po. So, hindi, ilan nga. So, I know you're ready kasi nga we have given you the chance, no? Hindi kayo matindong last hearing. So, the reason you're here because we have issued also a subpoena na ba tayo? Focus order pa sa kanya. Subpoena lang, di ba? And that's the reason why you were here. So, kailangan handa ka sa mga itatanong namin. So, ilan ang korporasyon ninyo? Your Honor, I really need to check kung ilan. Estimate, I can give. Ilan na estimate? Pito po. Pito. At sa pitong yon, ilan ang presidente ka? I can also estimate lang din po kasi hindi ko pa hawak. Presidente ng korporasyon ang pinag-uusapan natin dito, Henry. Ang pinag-uusapan natin dito, ilan sa pitong yan na presidente ka? Yan naman tanong, napakasimple nun, Henry. Ako pag may-ari ako ng kumpanya, alam ko na ako may-ari ng kumpanya. Hindi ko iisipin. Ha? Right away, sasabihin ko, ako presidente ng kumpanyang yan. Especially that this company is so big, ha? Ang Omni, malaki yan eh, di ba? So, hindi mo alam na ikaw ang presidente ng Omni. After 2 minutes, na-realize mo, ikaw pala. Sir, yung Omni na company po ay ginagamit lang po namin sa online po. Dahil po... It doesn't make sense eh, Henry. Even if it's being used for any purpose, but you are the president, you must know that you are the president. Hindi mo nagagamit at... Henry, you are a degree holder, a Master of International Marketing from the Holt International Business School, and you are a graduate of Bachelor of Science in Business Administration in College of St. Benil. Now, hindi mo alam na ikaw may-ari ng korporasyon, nag-iisip ka pa, at sa pitong ito na korporasyon na sinasabi mo, hindi mo alam kung ilan ang presidente ka, I will tell you. Ikaw ang presidente ngayon ng Yatay Industrial Park. Opo, alam ko. O, diba? Mas alam ko sa iyo na ikaw ang presidente ng Yatay kaysa alam mo na ikaw ang presidente. Henry, again, gusto namin malaman dito yung katotohanan. We don't want to put you in any trouble. But your degree of being a Bachelor of Science in Business Administration, major in Export Management, nagdududa ako kung totoo tong ano mo. Nagdududa ako kung totoo tong degree mo. At master ka ng international marketing from Holt International Business School. Saan to? Sa San Francisco po. San Francisco? Henry, hindi simple ang pinag-aralan mo. And I know you can answer truly. Father ko po kasi nagpo-position sa amin kung ano yung position namin sa kumpanya po. So minsan nahihilo na rin po ako kung ano po yung position ko bawat kumpanya. Yun lang po. Ang mother mo ba is si Maria Luisa Bigay? Siya po yung birth mom ko. Taga saan ang mother mo, Henry? Taga saan ang mother mo? Based on my birth certificate po, taga Manila po siya. Hindi ko po siya nakita nung bata ko. Hindi mo alam po saan ang pinanganak ang nanay mo? Sa Manila po. Saan sa Manila siya pinanganak? Santa Cruz po siguro. Ilang taon na ang nanay mo? Hindi mo alam kung ilang taon na nanay mo? Buhay pa ba nanay mo? Yung birth mom ko po, hindi ko po kilala. At saka hindi ko po alam kung ilan taon na siya. Yung birth? Birth mom. Mom mo, hindi mo siya nakita. Hindi ko siya nakita. Iwalay po sila ng tatay ko po. Hindi po sila kasal. If I so, may PSA? Can we? If I may interject before we proceed. Okay, sige, go ahead. PSA. So, sundan ko lang yung tanong ni Congressman Dan Fernandez. Since birth, nung pinanganak ka, hindi na kayo nagkita ng mother mo? Hindi po. Tatay ko lang po kasama ko. Ano? Hindi po. Pero dito sa Yatay International, eh, incorporator siya. Mother mo to si Maria Luisa S. Bigay, di ba? Di ba? Hindi po siya pinakilala sa akin as mother since bata. So hindi ko rin po alam kung sino yung... Pero ito ah, ito sa records ng Yatay International, ang mga incorporators dyan, Jonathan Carlos, kilala mo yan? Sorry po, mga incorporators po, hindi ko po kilala since bata pa po ako noon. Bakit ganun? Yung mga kasama mo sa, yung incorporator hindi, yung mga member po ngayon, kilala ko po, pero yung
tinayo po siya noong 1996, hindi ko po siya kilala. 96 pa po kasi siya tinatag. This is updated, di ba? Oh. Oh nga. Okay, so are you telling us na the time na kailan na-register ito si Atay? 1996 po. 1996. 1992 naman po ako pinanganak. So around 4 to 5 years old po ako nung tinayo yung kumpanya. Mm-hmm. Kasi andito si Maria Luisa Bigay, Jocelyn Ting, at saka yung Wang. Ito yung father mo. Yes diba? Po. So, can we ask the SEC to... Yes. To give us an update. Yeah, that's Mr. Chairman, I think we have to find out ano yung Maria Luisa Bigay, no? Can you kindly tell give us the update of this personality, yung Maria Luisa Bigay, because incorporator siya, pero sinasabi ni Mr. Henry Bigay, hindi niya na-meet yung kanyang nanay. So hindi niya nakita yung kanyang nanay. Pero dito sa Yatay International, makikita mo incorporator siya at si Henry Bigay is board of director. So, hindi kayo nakita ng nanay mo dito sa mga meeting nyo sa Yatay International? Nung naging board of director po ako, nasa around 2018 na po ata yun. 1996. Ikaw ba, late registration bang? Based on my birth certificate, mga 3 months late siya from my birth. Can you kindly give us the information about the late registration nung ni Henry Bigay, no? Saan ka nag-preschool? Saan ka nag-elementary? Sa Chiang Kai-shek College po. Saan yun? Sa May Tondo. Sa Tondo po. Saan ka? Doon ka rin nag-high school? Doon ako po nagtapos ng high school. Saka elementary? Opo. Kinder to high school, doon po ako. And then nagpunta ka ng Lasalle? Opo, sa Binild po. And then saka ka nagpunta ng Holt International. Sa Holt International. Opo. Can you kindly submit the documents pertaining to your... I hope you don't mind, no? If ever that we ask for the documents sure, coming from this okay. school. I can give it to you po. I have... Prepared. Para mabalansi lang po natin dun sa ano. Kasi medyo nagulat naman ako dun sa issue ng about nung sa matter mo, no? But anyway, were you born in a hospital or... Yes, in a Chinese hospital. Yeah. Chinese General Hospital. Can we also furnish this committee ng documents coming from Chinese General Hospital, please? We'll request from the hospital. Okay. Po. May tanong ako sa iyo, Mr. Henry Bigay. Because ang sinasabi mo dito sa opening statement mo, nabasa ko na kasi yung opening statement mo. You were telling us that ang may kilala kay AD Yang ay yung tatay mo si Yang Hua Hong. Is Opo. This correct? Opo. At kung magkakilala sila, according sa letter mo dito, ang father mo ang talagang in charge doon sa raising funds and talking to the potential investors for this project. Opo. At ang project na yon ay yung Yatay Industrial Park Incorporated. Opo. Magkano ang puhunan dito sa pagtatayo ng Yatay Industrial Park Incorporated? 30 million po. 30 million. At lahat to sinagot ng tatay mo? Sa pagkaalam ko po. Pagkaalam mo, you are now the president of this corporation. I was just president last year po. So when it was started, I'm not sure kung ano yung napag-usapan nila. May master degree ka, Henry. You should know all about this. Ako, pag naging presidente ako ng isang korporasyon, aalamin ko ka lahat ng detalye niyan, kung kanino nanggaling ang pera. Di ba? And during that time that si Eddie Yang ang presidente, he was given 20%. Yes po. Correct? Yes po. Why nyo binigyan ng 20% si Eddie Yang? Siya po kasi nag-propose ng project. So pero wala siya nilabas sa pera? Yan hindi ko po alam sa usapan. Your father is so generous that he was given 20% of the share of the whole of the investment. And nung last year, naging start ng investigation ang dangerous drugs about this, inalis nyo kay Eddie Yang yung pagiging presidente. Am I correct? Before pa nagkaroon ng investigation, we found out na hindi makapagbayad si Eddie, fully paid si Eddie Yang. Kaya, and that was July. Opo. Correct. Prior to the investigation that was conducted by the Committee on Dangerous Drugs, which started on September or October of 2023. Correct? Opo. Ang tanong ko sa iyo, have you applied in Security Exchange Commission
the transfer of stocks to you from Eddie Yang? The stocks was not transferred to me. It was transferred to my sister. We have DOAS. When was that? When was the transfer? July 4, 2023 po. Have you notified the Securities and Exchange Commission? We have notarized the DOAS, but... No, we don't. I'm not asking for the notarization. Did you ask the Securities and Exchange Commission for the transfer of that stocks from Eddie Yang to your sister? Yes or no? I need to check my record lang po. Mr. Chairman, may I ask, we ask the Securities and Exchange Commission to be here to Bali to verify that the transfer of the stocks that was transferred by Eddie Yang to the sister of Henry Bigay. Thereby, malaman po natin kung kailan talaga tinransfer. Kasi dito sa sulat nila, sinasabi nila that they transferred it in July prior to the investigation of September. But I think there are some deception. I hope you don't mind, no, Henry Bigay. I'm not about to say this. Pero during our interpellation, nakikita namin na you are not at hand. You are not in the hindi ko alam kung bakit hindi mo alam yung ikaw ang presidente, hindi mo alam na yung mother mo is incorporator, tapos hindi mo kilala si Eddie Yang, sambatalan 2017 pa lang, magkasama na kayong incorporator. There are some sort of lying already dito, Mr. Chairman. And with that transfer of the stocks from Eddie Yang to the sister, anong pangalan ng sister mo, Henry? Bernice Kai Yang Tan. So, can you categorically tell us kung na-transfer kay from Eddie to your sister? Yes. When? Based on the document, is July 4, 2023. Can you kindly give it to the chairman for us to validate kung... Page, can you please get the document? Kindly, question lang, Henry. Yung sister mo, also, at saka ikaw, isang mother lang. Hindi po. Same, so iba yung mother ng sister mo. Yes, so half sister mo siya. Opo. Okay. Can we ask for a copy of the birth certificate of Maria Luisa Bigay? May the committee but anong pangalan ng mother ng sister mo? Si Lulu Chua po. Ah, so incorporator din 'yon. Teka, galing ng daddy mo ah. Teka. De, Elaine Chua? Hindi. Ah? Lulu Chua. Lulu Chua. Mr. Chairman, what I'm asking for is the certification of the SEC that they have notified the Securities and Exchange Commission with regards to the transfer of the stocks from Eddie Yang to Bernice Yang. But this is a notarization galing kay Eddie Yang and Bernice Yang Tan. Hindi ito ang hinihingi ko. Ang hinihingi ko, yung SEC na sinasabi na nag-apply na kayo ng transfer ng stocks. Because doon natin malalaman kung talagang July 4 kayo nag-transfer or after the investigation. So you have to give us, or we will be inviting the SEC and asking them. Andito ba? SEC? Can you... meron naman kayong system, di ba? Can you kindly check this out? Kung nagpalit na po sila ng stockholder? Mr. Chair, can we clarify as to which corporation? Yata Industrial Park Incorporated. Yun. Okay, ano nga, pakibigay nga. Okay. Dalawa yun. Yata International at Yata Industrial. Mr. Henry Bigay, we are giving you a chance, ano? We are giving you a chance to tell us kung July 4 or after the hearing saka nyo na isagawa yung pagta-transfer ng stocks from Eddie Yang to your sister. We are giving you a chance. So, can you kindly tell us the truth? It's July 4 po talaga. Doon sa inyong notarize. Before pa July 4, we already... SEC na ipasok nyo. Yes, yung
Sa GIS po namin, updated na rin po yung... In-update nyo sa SEC. Okay. Sige. So, we will try to check it out. So, magkano yung transfer na share? 45,000 share.